25th Philippine Independence Day from Israel. Tara na guys, makisama at makisaya dito sa Yarkon Park. Sobrang saya ngayon dito mga ka-OFW. Ang daming kaganapan dahil ngayon ang selebrasyon ng Philippine Independence Day dito sa Yarkon, Tel Aviv, Israel. Kasama natin siyempre ang ating mga kababayan sa iba't ibang dahon ng Pilipinas ay nagsama-sama dito sa Israel para i-celebrate ang ating Philippine Independence Day. Kaya tara guys, samahan niyo ako maglibot upang makita natin ang mga kababayan natin dito sa Israel. Mga magigiting nating caregivers, mga hotel workers ay nagsama-sama ngayon dito. Yung mga nag-OJT nating mga agro student ay kasama rin natin dito sa selebrasyon na ito. Thank you.
Makikita mo dito ang tunay na ganda ng samahan ng mga Pilipino na kahit hindi mo sila kakilala, once na nakita mo sila dito ay parang kaibigan mo na rin sila. Marami din tayong mga na-meet ngayon na mga kaibigan. Kababayan natin mga nag-day off. Kaya halos lahat yata ng mga Pilipinos na nagtatrabaho dito sa Israel ay nandito ngayon para makisama sa selebrasyon ng Philippine Independence Day. Kaya sobrang saya naman ito. Minsan lang sa isang taon magsama-sama ang buong Pilipino dito sa Israel. Kaya sulitin na natin. Merong mga live bands. Meron din libreng paraffel mamaya. Tapos nabigay din sila ng libreng pagkain. Matutunghayan din natin mamaya ang mensahe ng ating mahal na Pangulo dito sa Israel. Isa kami po ay very happy to see you all here in the this afternoon as well as our Israeli friends who took time and braved the heat to be with us this afternoon. So para po simula ng ating programa, matutunghayan po natin ang espesyal na mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating pong lahat ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng 125th anibersaryo ng ating Araw ng Kasarinlan. Tunghayan po natin ang video ni President Marcos. On the occasion of our commemoration of the 125th anniversary of the Proclamation of Philippine Independence, we remember and pay tribute to our forebears who fought for our freedom so that we could live with the liberties that we enjoy today. Let this celebration inspire us all to become responsible and conscientious citizens who can make a difference in the lives of others and in our respective communities. On this day, let us also renew our commitment to our duty to protect the democratic ideals of our nation and preserve our way of life as Filipinos.
Whether we are in the Philippines or anywhere else in the world, let us continue to unite and work hard to build a truly just, inclusive, and prosperous Philippines that all Filipinos deserve. Malagayang araw ng kalayaan at mabuhay ang lahing Pilipino. Maraming salamat po, President Bongbong Marcos. Isang pinagpalang pagbati sa mahalagang araw na pagdiriwang ng 125th taong anibersaryo ng pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas sa inyong lahat. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyong pagparito mula sa iba't ibang dako ng Israel upang sama-sama nating ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Napag-alaman ko po na may mga nanggaling pa mula sa Haifa, Hadera, Ashdod at maging sa Bethlehem. Maraming maraming salamat po sa paglaan ng inyong day off para samahan kami ngayong hapon. Ito po ang kauna-unahan kong pagdalo sa piyesta ng Araw ng Kalayaan na kasama ang Filipino community dito sa Israel. Kaya naman po napakahalaga sa akin bilang inyong ambassador ang pagdiriwang na ito. Kasabay din po nito ang pagdiriwang ng 65th taong anibersaryo ng ating diplomatic relations sa Israel at 75th taong anibersaryo ng pagtatatag ng malayang bansa ng Israel. Kalahating taon pa lamang po ako sa panunungkulan at sa loob ng panahong iyon, mapalad po akong nakapaglibot na kahit papaano at nakilala ang marami sa inyo. Isa pong karangalan sa akin at ang aking may bahay na si Kari ang makadaupang palad kayo sa iba't ibang okasyon tulad ng outreach ng embahada sa iba't ibang bahagi ng Israel at patuloy pa namin gating ugnayan sa turismo at paglunsad ng Manila-Tel Aviv direct flights. Teknolohiya para sa agrikultura. Kung si Dr. Rizal at Bonifacio ay nakibaka upang palayain tayo sa mapag-apring mga dayuhan at mananakop, kayo naman po ay nagpupunyagi upang makamit ng aking bayan ang kalayaan mula sa kahirapan. Unang Israeli na katuwang sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Marami sa aking mga caregiver ay pamilya na kung ituring ng mga kanilang inaalagaan. At ang ating mga hotel workers naman ay kinikilala sa kanilang husay sa gawain at pakikipagkakwa sa kanilang mga kasamahan. Ang aking pamayanan dito sa Israel ay hindi ng komunidad. Yan po ang aking huling at pangarap para sa ating lahat. At imbis na magkahati-hati ay magtulungan at maglabayan, hindi lamang sa panahon ng kasiyahan. Kundi pati na rin sa lahat ng mahal na kayo ang maging kabahan sa pagpapalago ng kalakaw sa pagdita ng Pilipinas at Israel at sa pagpapalago ng ating at maging huwarang sa mabuti, matuwid at marangal na pamumuhay. Ang mayaman at makulay na kulturang Pilipino na ating pamamalas ng hamot sa pamamagitan ng ating mga kapit at sayaw, pagkain at sining ay epektibong paraan upang mahikayat ang mga Israeli na pumusita o kaya ay mamuhunan sa Pilipinas para matupad ang ating mga layunin. Kasama po ninyo ako, si Madam Kari at mga kawani ng embahada. Let us all together as one Filipino community. Ito naman yung pilahan ng free raffle ticket. Okay.
Captain America is an easy to pull off. This is the day of the celebration of Philippine Independence Day here in Israel. Mabuhay, Philippines! Okay, once again, ladies and gentlemen, we're just waiting for some special guest honors. So in about 2 minutes, we're going to start. Over the last year, north via Skyway Stage 3. Mga kababayan, magsitayo po tayong lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas.